Ano yan? Tayo, ang gagawin? Ang gagawin ko itong plato. Plato? Dito ka nakakita ng plato galing sa ano na saging. Hindi natin kalalabasan. Para baso. Plato. Ay na, di ba? Ay, sa ganyan. Yan. Pwede ka ng plato rito. Diba? Ayan, ganyan lang, simple lang. Hello po. Hello po. Welcome po sa Dean Rhea Campsite Review. Welcome na welcome. Ang campsite na i-review natin for today ay ang the Barefoot One. Ito ay matatagpuan sa San Rafael Rodriguez Rizal. So, napakalapit lang nito, no? Ang direction nito, kung kayo ay manggagaling sa Marikina, papunta lang kayo ng San Rafael sa Wawa, ano? Mm-hmm. Pagdating doon sa tulay mismo ng arc ng Wawa, ay kumanan kayo. Tapos ay hanapin nyo yung sityo may sapa. Ito ay palatandaan nito, mayroong half court na kakanan kayo roon. At kilalang kilala itong lugar na ito. Dahil kahit bago lang ito na campsite, alam nila na mayroong dinidevelop na campsite. Ayan. At ito pala ay 100% camping site. Dito sa The Barefoot Juan Campsite, ayon sa aming pag-review, ang total score na may bibigay ko ay ito. Ito ay 95%. Sa akin naman, base naman sa aking pag-review sa campsite na ito, ito naman ang score na maibibigay ko. Ang total score ay 92%. Ang final grade na nakuha ng campsite nito ay 94%. Bilang pasimula, ito ay napakagandang grade, you know? Kung napansin po ninyo, hindi na namin inisa-isa yung mga categories. Pero sa pag-review namin dito sa campsite na to, yun pa rin ang sinundan namin ng mga categories. Ayan. So ang positive feedback or positive comments na may bibigay ko dito ay sobrang lapit lang, napaka-accessible, napakadaling puntahan. Then ang isa pang positive comment ko ay mura lang at napaka-hospitable ng mga tao. Ayan. So, yun po yung mga positive comments na may bibigay ko dito. Sa akin naman eh, parang gusto ko sabihin na, ba't pa kayo lalayo? Itong lugar na to ay bagong discover lang. At ngayon lang binuksan ng may-ari ng campsite. At napakaganda ng lugar, ano? Hindi alam ito ng mga tao. At marahil eh, pagdating ng araw ay madidiscover din ito. So, sobrang nag-enjoy tayo sa lugar na ito, ano? Grabe, hindi natin akalain na may ganitong paraiso pala na nakatago doon sa Montalban. Nung pumunta kami, dahil nga sobrang bago, kami yung pinakaunang guest nila. Yes, pinakauna tayo. So, pinakauna kami, so napakarupa ng lugar. So, actually aminado naman ang may-ari na marami pa talaga silang kakulangan. Kaya, itong mga recommendations na maibibigay namin, malaking tulong ito para sa kanila. So, yung unang recommendation ko nga ay mag-invest sila ng mga solar lights para kahit papano ay maliwanag naman ang kanilang campsite. Ang sumunod naman, yun nga, mga trash bins na segregated yung mga trash. Ayan, para yung mga campers, matuto sila mag-segregate ng mga basura nila. Ang next naman ay magdagdag ng CR sa upper portion ng kanilang campsite. Kasi nung pumunta kami, doon kami pumasa sa bandang baba kasi napa-accessible doon. Nandun na malapit ang ilog, doon malapit ang CR. So pagdating sa taas, wala pa silang CR. So yun, magdagdag ng CR sa upper portion ng campsite. Yun. So yun yung mga recommendations ko. Sa akin naman, nasabi ko na ito sa camp owner na yung paglalatagan ng tent ay i-flatten nila ng kaunti
pwede nila hanapin yung strategic na lugar kung saan maganda maglatag ng tent, na kung saan tanaw na tanaw yung tatlong bundok, ano, napakaganda noon. Tapos pangalawa, dalawa lang halos ang may recommend ko dito, ano. Pangalawa mag-construct sila ng symbolic na background para doon sa picture taking, na kung saan yung mga guest na pupunta roon ay maaalala na ito nga yung the Barefoot Juan campsite. Kasi siyempre kung puno lang yung background mo, maraming may ganun, ano. Yung iba kasing campsite na pagbungad pa lamang ay makikita mo na may pinaghirapan nila yung welcome background nila o art. Napakaganda na pwede ka na magpa-picture doon. One day siguro magagawa naman ito ng mayari, dahil ilang araw pa lang ito binubuksan, ano, tuloy-tuloy ang pag develop nito. Nakikita natin, ano, ginagawa pa nila. Okay. Yan po ang aming mga positive comments and yung recommendations na maibibigay namin sa campsite na ito. So ini-invite natin yung mga campers, ano, iba't ibang klase ng campers. Ito ay raw place pa, yes, ano. So kung kayo ay campers na naghahanap ng hindi pa masyado na di-discover, ito yun. Ito yung lugar na hinahanap ninyo. Yung hindi nyo kailangan ng tiles na lugar, ito ay grass. Hindi nyo rin kailangan ng bulb. Gumamit kayo ng firewood para sa ilaw ninyo. No, ito yung lugar na pang class A na campers yata ito, no? Yun. Puntahan ninyo. So puntahan po ninyo at alam namin na magugustuhan po ninyo ang lugar. Ayan. Diretso na po tayo sa lesson learned na aming natutunan nung kami ay nandoon sa Barefoot One campsite. Ito ay related din doon sa campsite, na parang mayroon palang ganong paraiso at itinatago nila. Mm-hmm. Hindi nila alam kung paano nila ipapakilala ito sa tao. Hindi rin nila alam kung paano ang pagpapakilala nito, no? Mm-hmm. Parang hidden paradise ito, mm-hmm, no? Ganon din sa tao, tayo rin ay meron tayong hidden abilities o tagong kakayahan, mm-hmm, ano? Yun ang ating natutunan doon sa pag-camp natin nung nakaraang Sabado. Okay. So, meron akong quotation na nabasa ayon kay Tom Roth. One's single greatest strength may be uncovering the hidden talents of another person. Okay. So, yan daw yung isa sa pinakamagandang talent na meron ang bawat tao, yung mag-bring out ng best potential niya, ng best potential ng ibang tao or kapwa, na maishowcase sa buong mundo. Actually, ito po ay napaka-timely rin kasi isa sa mga professions na nakikita kong may hidden talent na ganito ay ang mga guro. So, dahil Teacher's Day. Happy World Teacher's Day, ano? So, pasok na pasok po itong aming lesson learned na natutunan. Kasi kami, bilang guro, ang hinahanap namin or kami ay bino-brought out namin ang full potential ng aming mga mag-aaral. At kami ay natutuwa kung nakita namin na yung hidden talent nila ay na-uncover namin sa kanila. Ayan. So, meron pa akong isa pang nabasang quotation. Ito naman ay para sa lahat ng mag-aaral. Lagi niyo itong tatandaan. Ito ay ayon kay Wahiba Ismail. Never underestimate your abilities. There might be talent hidden in you that world needs to see. Huwag nating itago, alam natin lahat, paulit-ulit ko nang sinasabi sa aking mga mag-aaral, na lahat tayo ay may sari-sariling talento. So ilabas natin ito, baka ito ay kailangan ng mundo na makita ang talent na nasa inyong sarili. Ilabas nyo ito, huwag nyo ikahiya, at alam namin na maraming susuporta sa inyo dito. Ayan. So, yun ang aking lesson learned na natutunan. Tama ka, yung bawat isa nga sa atin ay may kanya-kanyang angking galing, ano? Magkakaiba tayo ng galing, ano?
wag tayo pabigla-bigla na nagsasara ng salita sa kapwa natin na akala natin ay mas magaling tayo, mas may talent tayo sa kanila. Yun pala ay kapag nakilala na natin sila ay wala sa kalingkingan yung talent natin, yung skill natin, ano? At sila pala ay mayroong galing na itinatago, ano? Marami dyan na hindi alam kung paano ilabas yung talent nila. Yung iba nahihiya, yung iba naman eh nag-aantay lamang ng panahon, ano? Kung kailan nila ito maaaring ilabas. Hindi niyo po kailangan na ipakita ang inyong galing sa mga taong ang hinahanap sa inyo ay pagkukulang o kamalian. Hanapin niyo po ang mga taong makaka-appreciate ng inyong kagalingan, dahil sa kanila ninyo mararamdaman na kayo ay may liwanag pala at mayroong kabuluhan. Yun lang ang lesson na natutunan natin sa pag-camping natin dito sa The Barefoot One campsite. Sana ay nagustuhan ninyo ang campsite na nireview namin, at yung aral na natutunan namin ay mayroon din kayong matutunan. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng nagla-like, nag-comment, nag-share at nagsusubscribe sa aming videos. Yun. Salamat. At doon sa mga tuloy-tuloy na sumusuporta sa atin, salamat. At kami ay humihingi uli ng paumanhin dahil nag-ano tayo ngayon, ano, nagkaroon tayo ng adjustment sa aming mga video gawa ng ating trabaho, okay, ano? Oo, kami ay mag-upload ng aming video twice a month na lamang dahil na-promote kaya ta, oh. Nadagdagan ang aming mga trabaho. Mas busy po ang aming gawain. Ayun. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-review sa mga campsite na ating napupuntahan. Ayan. Okay. So, samahan niyo po kami sa lahat ng aming mga pupuntahan pa. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp. Malamig yung tubig, napakalinaw, tapos manipis siya. So, ibig sabihin, hindi siya polluted. Sabagay, itong pinanggalingan na to, itong tubig nila ay source of, ano nila to household water supply nila. Ginagamit nila panluto at saka yung lokal, pinakit sa amin na iniinom nila ito. Napakalinaw, napakalinis. Meron tayong landmark na nakita rito. Ang tawag dito ay muhun eh. Muhun. Subukan natin interpret. May symbol siya na may mga text na NPBS. Tapos 4A 06 CN1. Tingnan natin, interpret natin 'to. NP. Ayan 'to, North. Ano 'yung P? May anong P? NP. May BS pa. Pero may arrowhead siya, ibig sabihin ang direction nito ay papunta roon. Ayan. Itong 4A, madali ito, parang 4A Calabarzon yata ang meaning nito. Tapos 06, zoning, zone, sa zone ito. Tapos CN1, ito, control number 1. Sana ganun lang ang meaning nito, no? Ito po ay nasa property ng campsite. Nandito nakalagay.